Okay, mga parikoy, sa video na to, pag-uusapan natin tong dalawang boto na to, yung AIS at saka ARPA. No? Itong video na to para to sa mga zero knowledge sa ECDIS o kaya gusto lang mag-review or gusto matutunan yung ECDIS. No? So, yung ECDIS natin ay Transas and magsimula na tayo. Okay, pag-uusapan natin yung dalawang boto na to, yung AIS muna. Yung AIS ko, kung naka-blue yan, ibig sabihin selected yan. Na ang mangyayari dyan, kaso lang, wala tayong sample na target sa video na to. Kung halimbawa may AIS dyan, yan, parang yung symbol ng AIS na barko, may AIS, yung triangle. Kung naka-on yan, ibig sabihin, madidetect. Magdi-display yung target dito. Pag di-deselect mo yan, halimbawa, kiklik ko, left click yan, mawawala yung lahat ng mga may AIS. Okay? So, yung matitira na lang, yung target na napipick up ng ARPA kung naka-activate din yung ARPA na yan. Yung na-plot naman ng ARPA. Kasi pag hindi naka-plot ng ARPA yan, yung ECDIS naman natin, hindi naman to radar para mag-pick up ng target. Finifeed lang ng radar yung information dito. Kaya pag halimbawa, at saka finifeed lang ng AIS, so receiver lang yung ECDIS na mga information. Kaya ibig sabihin, pag inactivate mo tong AIS, yung napipick up ng equipment mo na AIS, yung equipment ng AIS natin, is magdi-display dito. Okay? Pag i-deactivate mo yan, wala nang magdi-display na mga target na may AIS. Dito naman sa ARPA, kung i-deactivate mo yan, lahat ng na-plot ng radar, hindi na makikita rito. So, yan yung isa na babantayan nyo. Kasi magtataka ka na bakit yung na-plot ng radar at saka may nakikita ka visually dito sa labas na may barko, bakit hindi nakita ng ECDIS? Kasi nga, malamang yung AIS mo ay naka-deselect. Okay? So, dapat i-on mo kung yung barko na nakita mo sa dagat visually na may AIS, makikita mo na dito. Okay? AIS lang. Now, kung halimbawa, naka-deactivate yung ARPA, ang makikita mo lang ay yung AIS. Pero kung ipa-plot mo na dito sa radar, so mag-plotting ka dito, i-click mo yung target, okay, masasampulan nga natin eh, kung halimbawa, pa-plot lang tayo ba, kahit walang target, diba? Tingnan natin. Yan. Kunwari, nag-plot tayo. Pero, kung hindi kasi makakuha niyan, then, pinaprocess pa ng radar, baka mawala rin ng ARPA. Pero, ganito na lang, pag hindi man natin maka-plot kasi wala tayong talagang target. In case, bantayan mo, dapat naka-on yung ARPA na yan para lahat ng naka-plot sa yung target radar ay makikita sa yung ECDIS. Okay? Now, may selection yan. ARPA A or ARPA B. Para bang ARPA 1 at saka ARPA 2. Kasi dalawa eh. Isa, A at saka B. Okay? So, dapat, halimbawa, kung nakacheck yung dalawa, kung ano yung kung plinat mo yung isang target sa isa at saka sa kabila, ibig sabihin, dalawa ang magiging vector na makikita dito. Medyo magulo. Kaya kung halimbawa, i-designate mo lang tong ARPA, ECDIS na to, yung master ECDIS natin na ARPA A, di-deselect mo yung ARPA B, yan. Ibig sabihin, yung plot kung A to, lahat ng target na plinat dito, makikita sa yung ECDIS. Pero yung naka-plot dito sa ARPA B, hindi makikita sa ECDIS. So, hindi magdo-doble yung plot mo. So, malinis tingnan. Kasi gusto mong i-designate yung radar B dito lang sa kabilang ECDIS, sa backup. Pwede dito sa ARPA, ilagay mo ARPA B lang. Okay? So, yung naka-assign sa ECDIS, sa backup na ECDIS, ARPA B. So, ibig sabihin, ipapartner mo silang dalawa, at saka ito, ipapartner mo silang dalawa. So, sana klaro yun. Pero kung gusto mo naman na silang dalawa mag-plot, yung dalawang radar sa yung ECDIS, okay lang yun. Kasi minsan, yung isa kasi naka-higher range, yung isa naka-lower range, halimbawa 12 and 6 miles. So gusto mo na kung ano yung ma-plot sa more than
sa labas ng isang radar, di ba, 8 miles na di ma-pick up ng isa, magpa-plot din dito. So, okay din yun. So, sa amin, ina-activate na lang namin yung dalawa. Okay? Nasa sayo kung maguguluhan ka, tsaka diskarte mo na kung ano man yung gusto mo. Okay? Sana naintindihan nyo sa yung mga dalawang boto na yan. Importante yan. Magtaka kayo, bakit walang AIS? May mga marami namang barko. Bakit walang napa-plot? Okay? Maganda rin kasi na i-plot mo kasi yung makikita mo yung naka-plot ng ARPA dito kasi visually makikita mo kung sino yung mga target in relative to your chart. Okay? Or relative to your vessel and relative to your chart. Okay? Kung saan na sila banda, kung may mga isla dito, dito na pala sila nakatago or dito banda. Okay? So, maganda tingnan din. Kita mo yung CPA, makikita mo yung mga vector, kung magkukross ba visually, okay? So sana naintindihan nyo yun at see you in the next video.